Sa unang recipe nung nakaraang linggo, natikman natin ang saya, kakulitan, at walang katapusang katatawanan. Ang cute! Sa Dear Uge presents Jolly Molly. Nakilala natin si Molly Monada, isang magaling na cook na may-ari ng isang catering business. Ang Jolly Molly, metikuloso sa detalye, almost a perfectionist. Pero biglang na-stress ang bida natin nang malamang papakasal na ang kanyang brother na si Johnny sa isang babaeng walang kaalam-alam sa pagluluto. Hindi niya gusto si Bianca. Kahit na ano pang pabibo at pa-close nitong si Bianca kay Molly, wa-epek pa rin kay Molly. Hanggang sa isang pagsubok ang darating kay Molly. Magkakaroon ito ng isang kakaibang sakit sa panlasa. Hindi! No! Hindi porket may problema ako sa panlasa ko, magba-back out ako. No, 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 no! Mananalo ang recipe kong Chris Manok! At siya ang magiging recipe of the year! Nasaan pa yung recipe ko? Eh paano nga, nawalan ka nga ng panlasa? Hindi porket wala akong panlasa, magba-back out na ako! No! Ayoko! Hindi ako magba-back out! O sige, paano mo titikman yung mga niluto mo? Eh meron kang this jet lag. This jet lag? Ano yon? This jet lag, di ba yun yung tawag sa sakit mo? Anong this jet lag? Ano yun? Bumiyahe ako sa Amerika, tapos pag-uwi ko dito, may jet lag ako. Disgusya! Disgusya! Yan. Yan yung sakit ko. Pwede bang fill in the blanks na lang? Ang hirap naman kasi sabihin ng sakit mo. Hindi kaya ng utak ko. Ang sinasabi ko lang, Temols, pwede ka namang sumali ulit pag bumalik na yung galing mo sa pagluto. Sinabi mo? Ha? Anong sinabi mo? Kapag bumalik yung galing ko sa pagluluto? Anong ibig mong sabihin? Volet? Hindi na ako magaling? Hindi ako gagaling? Laos na ako? Yun ba'y sinasabi mo? Ha? Ha? Temols, kalma! Sandali lang! Anong sinasabi mo? Ang sinabi ko lang naman, pag bumalik na yung galing mo sa pagluto, wala akong sinabing hindi ka magaling, wala akong sinabing laos ka na. Ang sinabi ko, pag bumalik na yung galing mo sa pagluto, kasi ngayon nga, tinamaan ka ng dispechay na yan! Nawalan ka ng panlasa! May panlasa man ako o wala, mananalo ako! Ako si Molly Monada at nasa dugo ng Monada ang magagaling magluto! Mananalo ako! Naintindihan mo! Gusto kong pantayan si Lola Nene dun sa kanyang chicken ni Nene. Gusto ko yung Chris Manok ko sumikat din. Yan lang naman ang gusto ko. Temols, alam mo namang hindi mo na kailangan sumali sa mga pa-contest na yan para mapatunayan magaling kang chef. Ang sinasabi ko lang, may sakit ka ngayon, so umatras ka na. Kalma! Kalma! Molly! Ate ka, sumisigaw! Ate! Ay! Johnny! Mo humihinga pa eh!
Bakit ako tatawag sa'yo, Johnny? Ikaw may kasalanan sa akin, di ba? Kaya bakit hindi ka tumatawag? Dapat amuhin mo ako, sayuin mo ako, Johnny. Hello? Hello? Ano? Walang piting na magaganap, wala! Tigilan niyo na ako, walang piting, walang kasal. Ate! Oh my gosh, oh my gosh! Tikman mo tong fruit cupcakes na ginawa ko. So amazing! Sarap to. Ate, tikman mo na to! Dapat ba ako? Ako na lang ba palagi? Of course! Dahil alam kong honest ka magbigay ng feedback. First time to nangyari na. Of course. First time ko nga mag-bake and for sure magugustuhan mo ito. Ang sarap ko. He used to be sweet, pero masaya naman kami. Ay ate, huwag ka mag-alala. Hindi masyadong matamis to. Worry na ako. Huwag ka nga mag-worry sa diet mo, okay? Sarap to. Tikman mo na. Ang inaano mo dyan? Ha? Hingi mo na bumuminta ko doon? Yung cupcakes ko, sabi mo kasi nag-worry ka sa diet mo, mababa naman yung calories nito. So nga, hindi ikaw, hindi yung cupcakes mo yon. Si Johnny ko yon. At bakit? Ano ba nangyari? Hindi kasi siya tumatawag. Eh bakit? Sino ba kailangan tumawag, siya o ikaw? Malamang siya. Siyempre babae ako, napag-girl ako, ako yung papakasal, ito yung sing-sing ko. Yan. Yan yung sumisira sa relationship. Pride. Kala mo naman may relasyon ka. Baka ano? Sige, para hindi ka na ma-stress. Tikpan mo na yung cupcake ko. Ang cute. Ganito talaga siya? Oo. Siguraduhin mo mawawala bad trip ko dito. Kundi sa'yo mapupunta bad trip ko. Pero huwag ka. Masarap yan. Ano? Umalatakan. Ano? Ang saan tabang? Masakit. Sorry ah. Kasi na-upset ako eh. Akala ko nga ikaw na yung susunod na ooperahan eh. Ate, ba't ka naman kasi nagwala? Alam mo, magmula ng mga bata tayo, first time kong makita na nagwala ka. Kasi, nakabasa ako ng online review. Yung palang huling kinater namin sa Makati, may bisitang food reviewer. Yung food critic! Ang sama ng review niya! Inisa-isa niya yung hinanda ko. Ang pangit-pangit, ang sama-sama, pati yung chicken nene ni Lola, pinintasan. Tapos sabi niya, magsara na lang daw ang Jolly Molly. Ate, kalimutan mo na yun. Siguro naman hindi lang ikaw yung binigyan ng hindi magandang review ng writer na yun, di ba? Naalala mo si Chapuring? Yung kapatid ni Nanay, napakahusay magluto. Naalala mo? Nagluto ako ng kaldereta. Tapos, ako lang mag-isa yun. Ako lahat, naghanda. Pagod na pagod ako. Kasi gusto ko matikman nila Chapuring yung luto ko. Tapos, nung hinanda ko, sabi niya, lasang panis. Hindi ko nakalimutan yun, ha? Pahiyang-pahiya kaya ako sa buong angkan. Ate, tinaman naman ngayon, di ba? Nagsumikap ka, natuto kang magluto. Sino na napahiya? Sila Chang. Tsaka, last la kaya ng catering mo? Hindi na ngayon. Wala na akong panlasa eh. Hindi ko gusto itong sakit mo. Ba ako nagkasakit ng ganito? Hindi ko gusto. Wala na akong kumpiyansa sa sarili ko. Kaya ko pa ba ito, bro? Gagaling ka, ate. Yung panlasa mo, babalik din yan. Sana nga. Ito lang ang karangalan nating magkapatid.
Tapos nagdala ka pa ng babae. Binigla mo ako, mag-aasawa ka. Sino ba yung babaeng yun, bro? Dadala mo? Diyos ko naman, Johnny. Wala nang ginawa ko, di magpaganda, magpasya. Anong kaya nung gawin? Kaya ka ba niyang lutuan ng masarap na pagkain? Ni hindi marunong magluto. Hindi yung bagay sa pamilya natin. Arte-arte nung babaeng gusto mong pakasalan, wala namang alam na ibang gawin. Diyos ko! Tama lang mag-arte siya. Ano to? Marunong? Alis ka na agad? Nakita mo na ba? Thank you.